Hello, kumusta sa inyo lahat? Long time no see. Matagal-tagal na rin akong hindi nagbo-vlog kasi medyo na busy ako. So yung vlog ko ngayon, kakaibang konsepto guys kasi i-diaries ko yung ano, yung mga nangyayaring masayang nangyayari sa buhay ko, which is guess what guys, yung missis ko ay 4 weeks na buntis, na binayayaan kami ng ano, ng sanggol sa tiyan niya ng sa may kapal natin. So sobrang saya ko. So yung vlog ko ngayon ay about how to be a good father. So kaya yun ang concept ng vlogs ko ngayon guys. So every week try kong iba-vlog yung mga pangyayari kasi 4 weeks na siyang buntis guys, kaya wala pang nakakalam nito. Bali ang mangyayari nito, ililate ko ng upload to kasi medyo sensitibo yung pagbubuntis ng misis ko kasi may edad na kami parehas eh. Tapos alam nyo ba na almost 4 years kami na nagtatry. So tapos may problema pa yung asawa ko sa fibroid ba yun? Fibroid, hindi ko alam kung ano yun. So yun guys, sinasabi ko sa inyo, pray lang kami na sana bibiyaan kami ng ano, bibigyan kami ng blessing ng Panginoon. Ito na nga yung mabuo yung pamilya namin, pero sana tuloy-tuloy na ibibigay ng Panginoon. Kaya yun guys, stay tuned lang kayo kasi yung concept ng vlog ko ay how to be a good father, how to preparing for being a good father. So yan guys, so tutok lang kayo, maraming salamat sa panood. Pick yan eh. Bukas yung ulit mo. Ha? So ito din guys, binili ko rin to sa ano, para sa gamit na halimbawa maupo si Mrs. tapos nagpapatulog ng baby, tapos nihili o nagpadidi, or yung para relax si Mrs. Ganito pa siya. Tingnan nyo, sandalan. Ito yung binili ko. Okay guys. Rocking chair to. Yan. No. Ganito siya. No. Nice. So, yun guys. Bumili na ako ng changing table para kay baby. Para doon nilalagay yung mga damit niya, yung mga sanitizer para sa ano, mga yung halimbawa pag nagpapalit ng damit si baby. Pero sa ngayon di pa namin nakit sa taas. So ito yun. Ito yun guys, oh. Dito. So isa na rin to sa part sa pag prepare. Hindi niyo ganong makita kasi nasa garahe. Ayan, yan po siya. So, yan.
So dito ilalagay, may ilalagay pa dito na foam or cloth. Tapos dito ilalagay si baby. Tapos dito magkapalit ng damit. So ito po siya, may mga drawer, dalawang drawer na malaki. So yan po. So kasali yan sa ano. Tapos ngayon magtitingin na rin ako, kami ni Mrs. ng ano, ng stroller at saka capsule para sa kotse kung magkano price. So far nasa mga 19 to 20 weeks. So hindi ko na medyo nagawa yung every week yung pagbablog ko sa kay Mrs. sa pagbubuntis niya kasi busy ako sa trabaho, hindi nga ako ganong nag-upload na. Pero ngayon sisimulan ko kasi yun nga promise ko na vlog ko, how to be a good father. Hindi ko naman sinasabi na good father ako, pero I'm try kasi siyempre blessed ng Panginoon to na binigyan kami ng pagkakataon. Sana ituloy-tuloy na yung pagbigay niya ng pagkakataon sa amin. So 19 to 20 weeks na si Mrs. So ito, sa guess what guys, sa next episode natin i-rebuild din yung ano, pupunta kami ng ano ng hospital para mag-scan, i-rebuild yung gender ni baby. So abangan niyo yung vlog na yun. Kaya excited ako. Tingnan natin kung ano ba siya. Para sa akin naman, kahit ano, kahit girl or boy, okay lang sa akin kasi yan, bigay ng Panginoon, eh, blessings yan. Pero mas prepare ko ng boy para may kalaro ako. Si Mrs. Boy din, pero basta either way kung anong ibigay ng Panginoon, wala akong problema. Kaya yun, abangan nyo guys yung vlog ko ng gender reveal. Oh, galing. Oh, so salamat sa mga nanood. Thank you guys sa Kuya Dong.